Welcome, welcome, welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Jem again, proud OFW and a bride-to-be. So, this is additional na information sa ginawa namin sa Pilipinas. So, aside from nagdangwa kami, dapitan, nagpunta rin kami sa Makati City Hall. At ito yung pinaka-importante kung bakit din kami umuwi. Dahil to check kung ano yung requirement sa pagpa-file or pagpa-process ng marriage license. So, gaya yung sinabi ko dun sa previous vlog ko, na hindi nga kami magpapakasal sa church. So, kumuha kami ng isang reverend na magkakasal sa amin sa beach. So, binigyan na rin naman niya kami ng ilang pointers or guidelines kung ano yung mga kailangan niya requirements, kung ano yung mga kailangan gawin or pagpunta dun sa Makati City Hall. Kaso, medyo na-confuse ako kasi when I check online, iba-iba yung validity ng marriage license. Which is super importante yun sa atin dahil nga kailangan natin siyang i-ayos yung schedule natin pag-uwi natin ng Pilipinas na lalong-lalo na kapag sa wedding month mo na. So, kailangan kong i-double-check to at sinabihan ko si fiance na kailangan personal na lang natin itong itanong. Dahil kapag check ako online, parang hindi siya updated. So, much better, pumunta tayo doon at alamin natin kung ano yung mga kailangan natin gawin. So, ito na nga. So, nagpunta kami doon Wednesday. Dumating kami ng Pilipinas. Ng morning, binaba lang yung gamit and then go na. Go straight to the Makati City Hall kasi hinahabol din namin yung lunch break nila. And pagdating namin doon, sobra, wala akong masabi. Sobrang babait ng mga tao, napaka-helpful nila. Pagpasok pa lang namin, sinabi na agad ni ating guard na pumunta sa level 3. So, ito yung paper. Pagpunta namin ng level 3, may window doon na pwede mo i-approach. Akala ko pa nung una, by number yung sila, pero hindi naman pala. So, you can just approach kung wala naman nakapila or wala naman tao. And you can ask the requirements. So, nakuha ko itong copy na to. Ayan. So, I hope medyo makita niyo. Ayan. So, it's a 2 pages. First is yung sa requirements kapag nagpa-schedule na kayo ng seminar. And second is yung list of requirements na talaga. So, ayan. Okay? So, let's start dun sa mga requirements. Okay? Requirements is, first, is yung birth certificate. So, syempre lahat naman tayo ay meron naman siguro noon. Or, gaya ko pala, hindi na kasi NSO pa ako. Ngayon daw, may PSA na siya. Which is sabi naman ng pinsan ko at ng nanay ko, madali naman ang kumuha ng updated na birth certificate. Kasi meron ng online, mag-update ka lang doon, and then, pwede mo na ipa-deliver sa bahay nyo. So, which is very good. Second is yung Senumar. Senumar is sabi ni Kuya, na very helpful, hindi ko lang ako yung kanyang pangalan. Shout out to you. So, may 3 days siya. So, sinabihan niya kami na pag-uwi namin, once na complete na yung, almost complete yung requirement, syempre yung Senumar, wala. Pagdating namin, i-file namin yung Senumar kasi 3 days naman siya. So, after 3 days, marirelease yun. Then, if you have the complete requirements, mapapasa mo na siya. So, para mas madali, talagang scheduling is the key. So, yun. And then, second is yung resident certificate or sedula. So, si sedula, ang kukuha na nun ay yung fiancé ko. Kasi siya talaga yung naka-address sa Makati. Kasi originated ako sa Antipolo. Pero sabi naman ni Kuya, wala naman daw yung problema. Basta isa sa couple ang taga-Makati. So, yun. And then, second is yung pre-marriage counseling certificate. Ito na yun. So, dito na papasok yung magpapaschedule kayo. So, pag nagpa-schedule kayo, meron na siyang, may makukuha na rin kayo. Siguro, pwede na rin talagang humingi nito. Yung first page nga, na ilalagay mo yung name ni groom, name ni bride, and then magbabayad ka. So, ang bayad dito ay 100. Doon din sa level 3, window B. Tapos, after muna magbayad, pupunta ka sa level 4, sa DSW office, para doon na sa schedule na for your PMC, o yung pre-marriage counseling. Ang mga schedules nila ay Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays only. So, 3 times a week lang yon. Pero, 8 a.m. onwards. So, yun. Please take note na lang din. So, yun yung pag sa schedule dun sa PMC. Then, second, pag okay na, natapos mo na yon. And then, the other is valid identification card. So, I'm sure lahat naman tayo ay meron, lalong-lalo na yung mga overseas. Kasi lahat naman tayo ay may passport. Or,
meron pa rin naman tayo mga IDs. So, you can use it. And then, barangay certificate for Makati residents only. So, yun. Ayun yung mga D's na kailangan. And then, pag nakumpleto nyo na yun, eto na yung submission of application na both parties must be present. Okay? Pay 200 at window B, level 3. Then, submit the application and requirements original and photocopy at third floor, window A, civil registration office marriage license sections. Then, upon acceptance of complete requirements, AML will undergo 10 days posting. So, 10 days posting siya. Sabi naman ni Kuya, on the 11th day, na-release na rin naman siya. I mean, siguro wala naman delays. So, you can count if ano yung schedule nyo na nasa Pilipinas kayo kung pasok ba. But for us, hindi na kasi siya, I'm sure hindi na yung pasok. Pero sabi naman niya, as long as na-process, pagbalik namin ng March, kasi ang plan namin is a week before our wedding, doon lang kami uuwi. Kasi nga limited talaga yung leave and then yung mga alat talaga namin for wedding. Maybe 2 weeks, swerte na kung maka 3 weeks kami makakuha na leave. So yun, so pagbalik namin, pwede na lang din namin siyang kuhanin kasi okay na yun, ready na siya. And then, application must be accomplished in your own handwriting using black ballpen, left column for the male and right column for the female. And then, I will add na lang dun sa description box below yung number ng marriage license sections nila. Just in case na gusto nyo tumawag or pero ang pinaka-suggestion ko pa rin is kung nandun na rin kayo, nasa Pilipinas kayo ngayon, at may mga questions kayo, you want to clarify on something, and magpa-file kayo sa Makati City Hall. Much better na pumunta na lang kayo personally. Pero ito na rin yung updated list of requirements as of September 2019. Kasi September kami umuwi dito. So yun, sana mga makatulong to sa inyo. And so, ang total validity is 120 days. So, gaya nung sinabi ko, supposedly talaga, uwi kami ng December. Yun nga lang, sabi nga ni Kuya, don't take risk na lang. Kasi syempre, kailangan pasok yung marriage license na makukuha mo dun sa kasal mo. So, kaya ni-request niya or sinuggest niya sa amin is umuwi na lang kami ng January instead of December para sure na sure kami na pasok siya dun sa 120 days. So, yun lang. So, sana nakatulong ko sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga bride-to-be and husband-to-be na magpa-file din ng same dun sa Makati City Hall. So, yun lang. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and comment. Bye-bye!